What is up, guys? Good morning and welcome back again to my channel. So ayan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo sa channel ko, Chill Rides Moto Vlog, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos. So today meron tayong schedule sa Yamaha di ba? Para ipa-maintenance natin tong NK400 natin. Actually, sa Yamaha ko siya pinapa-maintenance. Ayan, sa tropa natin doon, kay Sir Melvin, yung big bike mechanic. So ngayon naka-schedule ako para ipa-maintenance yung ano, para magpa-fi cleaning and anything na pwedeng i-check sa kanya. So painitin muna natin. So ayan, sa NK400 ko, mahigit isang taon na yan sa akin, 2019 model. So all is good pa naman, wala pang nasisira sa kanya kasi alaga ko yan sa maintenance eh, para ipa-check up siya, and everything is good naman para sa kanya. Wala naman siyang problema. So gusto ko lang siyang FI cleaning para at least maalagaan natin yung motor natin, di ba? Kasi syempre, pag inalagaan natin yung motor natin, naalagaan din tayo niya sa biyahe. Para at least pag nasa biyahe tayo, hindi magkaroon ng aberya or something na ikakapahamak natin. Kaya ngayon, it's time para sa iyo, big boy. Para pa-maintenance. Ayan, sa lahat po ng subscriber natin, sa mga lahat ng nanonood, ayan, belated happy Valentine's po sa inyo. Siguro naman masaya ako sa Valentine nyo. And ako naman ay masaya din. Ano lang kami, family date. Lakad-lakad. Kasama si Mrs. So, kung mapapansin nyo, pinapainit ko muna siya. So ang odo pala nito, guys, is 16,209. So bihira ko lang siyang gamitin. And always kasi nasa ano ako, temperature pag nagra-rides, yan ko siya lagi nilalagay. Then kung mapansin nyo, blinking na yung gas niya kasi papa drain ko rin yung ano niya, yung tank. So ayan, bayan natin tong front cam. Ayan, so punta na tayo. Proceed na tayo dun sa Metrobank para kumuha ng pera. Pero sa mga merong NK na taga dito sa Bicol, no? Ako nagtatanong kayo kung saan ako nagpapa maintenance ng aking motor. Ayan. Dati pa naman po ako nagpapa-maintenance sa may Yamaha Rep Zone. Diyan sa may diversion, yung bilihan ng mga ano, bilihan ng mga big bike, kung saan dito sa Bicol meron mga big bike. So always doon ako nagpapa-maintenance. Dati yung unang pa-maintenance ko nito, lahat-lahat na hindi nga napasama yung FI cleaning kasi ang usapan namin ng mga mekaniko ng big bike doon is sa mga ano na lang, pagka-annex sa maintenance na, kasi hindi pa naman kasi ganun ka taas yung odo ko nung nag-first maintenance ako sa kanya. So ngayon yung time para ipa-maintenance ko to sa kanya dahil medyo mataas-taas na din naman yung natatakbo niya, and ngayon lang din tayo nagka-pera kasi meron tayong ibang ginagastusan, lalo na kailangan natin mag-ipon kasi manganak na si Mrs. Lapit-lapit na. And kailangan natin mag-save ng pera. Hindi lang para sa sarili nating luho, kundi para sa pamilya natin. Eh ngayon, alam naman ni Mrs. na magpapa-maintenance ako ng motor. At napag-usapan na namin last week pa. So, ayun. Kaya ngayon na yung time para ipa-maintenance ko to. Although hindi ko alam yung mga gagawin sa kanya, hindi ko alam kung ano yung mga i-check sa kanya, pero ang mahalaga lang naman is mapa-FI cleaning ko siya kasi yun lang yung gusto kong ipaano sa kanya kasi all good naman kasi eh. All good yung motor. Siguro pa-adjust na rin natin yung kadena. Ang oil, kasi change lang nito. Kasi change oil lang nito bago kami mag-rides. Last vlog ko.
history ng motor ko. 2 years, magto 2 years, almost 2 years. All is good, walang naging problema sa radiator, lang kinain ng kalawang kasi yun yung time na wala pa akong pakialam sa motor para magpa-maintenance. Hindi ko pa iniisip kung anong meron sa motor, kung ano ang dapat palitan. So doon ko na realize nung nasira na yung radiator ko, nabuta siya, kinahan siya ng kalawang sa loob. Yun yung naging problema ko dito sa motor. Tapos yung ano ko, yung sa dito sa panel board, nagkaroon siya ng dati ng moist. So nasabi ko na yun sa first vlog ko, nagkaroon siya ng moist, kumbaga parang inaanohan siya ng tubig. Sa ngayon okay na, wala na siyang naging problema, hindi na siya nakapasokan ng tubig. Dati napatanggal ko na rin yung tangke nito, napaiga ko na kasi nagkaroon siya ng bara. Yung hose dito, kung mapapansin nyo dyan, meron dyan sa gilid dyan, meron dyan space na kung saan pag pumasok yung tubig dito is dun mapupunta yung tubig, then lulusot sa ilalim. So nangyari siguro, nagbara yung hose na kung saan dadaan yung tubig, and ang nangyari, pumasok sa tangke yung hose yung tubig. Kaya nagkaroon ng abre yung motor, palyado, para siyang nalulunod. So dun ko na napag-alaman na siguro pinasok na yung tangke ng tubig, and pinatanggal ko yung tangke. Pinatanggal ko, pinadrain ko yung gas, and so far so good naman siya ngayon. Wala akong nagiging problema. And naging upgrade ko na rin dito sa motor ko. Nagpalit ako ng headlight. So yung napakalakas na headlight nyo, F3 na headlight, LED, kulay puti na siya. Kasi dati halogen lang din tong ano eh, stock headlight niya. So pinalitan ko siya. Actually nakadalawang palit ako sa kanya. Una yung isang brand na medyo hindi ko nagustuhan kasi parang labo niya. Swerte ka, ano yun, tigti 300 pesos. Pero hindi ko siya ma-feel na may ilaw. Kaya nagpalit ulit ako ng yung medyo branded na. Ayan. Tapos, nagpa-upgrade na din ako ng, nagpalagay na rin ako ng mini driving light. Ayan. Kung napansin nyo dun sa ibang vlog ko, ayan, na-vlog ko yan. Mini driving light na yan. So, version 6 yung nilagay ko dito. Maganda siya, malinaw. Pero, bira ko lang naman din siyang gamitin kasi malakas na yung ano natin eh. Yung headlight natin. Tapos, pipe. Palit na rin ako ng pipe. Matagal na naman ako nagpalit ng pipe. Sabi ngayon, uso daw yung hulihan. Pero, hindi naman ako nahuhuli ngayon. Hindi pa naman ako nahuhuli. Kasi hindi naman masakit sa tainga yung pipe. Masarap nga sa tainga, di ba? So, sa mga nagtatanong po pala ulit kung saan po pwedeng magpa-maintenance ng NK400 kung malayo kayo sa Manila. Kasi ang ano na ito sa sukat eh. Sa Caloocan pala. I mean sa Caloocan. So, doon ako nagpapa-maintenance. Doon ko kinuha tong motor. So, sobrang hassle naman kung simula dito sa Bicol hanggang Manila eh, kung magpapa change oil ka lang at magpapa ano eh, babiyahe ka pa, di ba? So syempre tiwala lang sa ibang mekaniko. Actually yung mekaniko ko naman na pinagpaano is ano talaga siya, big bike mechanic talaga sa Yamaha. Ayan, shout out sa iyo Sir Melvin. Siya yung humahawak ng motor ko. Dati nung nagpalit din ako ng mga spark plug, lahat as in palinis ng air filter. Siya din yun. Oo, ngayon sa kanya pa rin tayo magpapa-FI cleaning. Usap na kami nung isang araw. Dapat ang schedule ko talaga isa 17. So pinagawa ko ng 16 kasi di rin naman tayo busy masyado ngayon. So, as usual sa Naga, palaging traffic. Kuya, wait lang, dali ako niyang elise mo. So dito sa may rotonda,
kakaliwa na tayo dyan papuntang diversion. Dyan mo matatagpuan yung Yamaha Rev Zone, na kung saan may sila lang yung Yamaha na mayroong mga big bike dito sa Bicol. So katabi niya din yung Kawasaki, KTM. So dito sa part na to, daan-daan lang kasi crossing it. Siguro late na ako kasi usapan namin 9 eh, di ba? So magla 9:30 na. Lakas pa rin humatang ng NK. Ay, wala naman akong problema sa kanya. Ganda yung tumakbo. Paulit-ulit. Gusto ko lang talaga siyang ma-maintain na maganda. Kasi ito na yung kung mag-upgrade man ako ay matatagalan. Kaya priority ko kasi ngayon yung family ko. Kaya ito, naalagaan ko. Hindi mo alagaan yung motor mo. Hindi mo alagaan yung motor mo, hindi ka rin niya naalagaan, sinasabi ko sa iyo mga dera. Kaya para sa akin, kung may pera ka rin lang naman at kaya mo magpa maintenance ng motor mo, eh, go ka na. Huwag ka nang mag second ano ba, opinion. Kasi para sa motor mo naman yan, di ba? Pagkatapos dito sa Robinson, pag nakita niya yung Shell sa 7-Eleven, ayan, kasunod na yan. Actually, napapagitnaan lang siya ng dalawang gasoline station. Shell siya ka Petron. Oh, dyan yung matatagpuan ng Yamaha Rev. So, ayan. At makikita niyo din na andyan ang Kawasaki KTM. Kuya, palusot naman. Ah, ito si kuya ang nakabana puti. Ay, may sumigit pa ng Mitsubishi. Thank you. Oh, ayan, nandito na tayo sir sa Yamaha Rev Zone. And kung makikita nyo, ayan o, maraming mga big bike dyan nasa loob. Isa nga sold na eh. So ayan mga sir, kung gusto nyo magka-maintenance, so dito sa Repson. So update nyo na kayo mamaya. Salamat kay Kuya Melvin. Siya yung mekaniko natin dito sa big bike. So ngayon, tapos na tayo. Uwi na tayo. Tapos na yung ginawa sa motor natin. And kapagas muna tayo. So mamaya ko na lang sasabihin kung ano yung mga ginawa sa kanya. So ngayon, kora na tayo. Uwi na tayo ng bahay. Kapagalito tayo ni Mrs. Kapagas muna tayo. Sir, salamat ah! Pagas muna tayo dito sa may Shell. Wow. So ayan, ginawa sa kanya FI cleaning. Check lahat-lahat. Throttle body. So ayan mga sir no, chinek sa motor natin. Unang-una nagpa FI cleaning tayo. Then yung iba kasi inano na lang ni Kuya Melvin na chinek na lang niya yung iba. So nakita niya na yung brake pad ko is 30% na lang. So kailangan na rin natin mag-order ng brake pad. So meron pa naman siya, pwede pa, pero order na tayo. Tapos pina-drain ko na rin yung ano niya, yung gas niya, para ma-check syempre kung ano, kung may tubig ba or ano.
all is good naman. Wala namang naging problema sa kanya. And sa takbo niya ngayon is naman siya, wala naman siya, wala naman pinagbago. Smooth lang siya. Yun, nagbago. Medyo smooth. Kasi nga, tapos yung ano kasi yung delay sa throttle, dyan na yan eh, isya na lang yan. Kaya so at least okay yung maintenance ng motor natin. Kasi prepare na rin natin yung motor natin kasi meron kami na special ride. Uwi na tayo ng bahay and siguro dito ko na lang tatapusin yung vlog ko. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, again, subscribe sa channel ko, Chid Rides Moto Vlog. Ayan, at i-click nyo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod pa natin mga videos. So, once again, salamat sa mga sumusuporta sa channel natin kahit birit at bihira na tayo mag-upload. So, ayan, until next time mga sir, ciao!